Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Blood. Why you only need the light when it's burning low? Only miss the sun. Today is sushi time. So, hindi naman siya actually sushi, ano siya guys, onigiri. Ito yung lagi kong kinakain sa Japan. Instead of sushi, yan, itong kinakain ko. Kind of sushi siya, pero malaki siya, pero yun nga. Itatry lang natin siya kung kaya kong gawin. Ito yung pinaka-simple na sushi na gagawin natin. Ewan ko ha kung magagawa ko. I'm not so sure kung kaya kong gawin. Ayan guys, luto yung aking rice. Then ililipat ko siya dito para maging warm siya. Then, i-ready natin ang ating... So, gagamitin ko natin ito, guys. And, meron tayong mayonnaise, tuna, and soy sauce. At kailangan nating durugin ng mabuti ang ating tuna. Like this. Then, lagyan natin ng mayo. Tansya-tansya lang ito, guys. Bahala na kayo. I'm not the professional. And add some... a bit of soy sauce. Napanood ko lang siya sa YouTube. Ginaya ko lang siya, guys. And again, you have to mix like this. Then, nilagyan ko ng a bit of water ang aking mga palad para hindi didikit ang ating kanin. Ginagawa mo! 2,000 years. So, ayun guys, natapos na tayo sa ating ginagawa at nakakain na ako. And, unfortunately, hindi nagustuhan ng mga biyanan ko ang aking sushi. Even kapatid ng asawa ko. Ang asawa ko naman, isang piraso lang kinain. OMJJJ. Ayan, hindi nila nagustuhan yung aking first times onigiri. But anyway, it's okay. Kakainin ko siya bukas lahat. Kakainin ko yan kasi favorite ko ang rice and tuna and mayonnaise. Masarap naman siya guys, kaya lang hindi siya katulad nung nabibili sa Japan. Yeah, fortunately. Yeah, hindi siya katulad nung nabibili sa Japan. Of course, hindi naman ako professional and this is my first time also. And kaya din guys, ayoko rin talaga na magluto ng kahit na anong Asian food. Alam ko guys na hindi rin magugustuhan ng asawa ko yan. Hindi rin magugustuhan ng mga biyanan ko yan tsaka yung kapatid ng asawa ko kasi hindi sila kumbaga hindi sila masyadong open sa mga pagkain kasi hindi sila masyadong open sa mga pagkain unlike yung asawa ko kasi nakakapunta sa ibang country, nakakain siya ng mga iba't ibang food, natitikman niya yung lahat, kumbaga natatry niya. Ito yung mga biyanan ko guys, hindi naman nakakalabas ng country yan. Yung kapatid naman niya guys nakapag US yan, pero ayun nga, katulad din siya nung nanay niya at tatay niya na masyadong, kumbaga masyado silang straight sa kung anong meron lang ang Turkish. Ganyan sila. Kaya hindi ako masyadong nag-e-effort. Wow, mag-e-effort. Double effort ko na ba yun? So, talagang hindi ako nag-e-effort na magluto ng kahit na anong Asian food, Filipino food. Tulad nung asawa ko, hindi rin siya kumakain ng mga Filipino food. Kaya, pine-prepare ko talaga dito sa bahay. Puro mga Turkish food. Puro gulay lang, mga ganyan. Tapos, puro mga tomato. Yun yung mga pagkain ng mga Turkish. Parang puro tomato lang. Anyway, mas healthy naman talaga sa Pilipino na pagkain. Mas healthy naman kaysa sa Pilipino na pagkain. But, yeah, nakasanayan ko na lang din. Kasi instead of magluto ako ng Pilipino food, tas ako lang naman yung kakain. Kaya ang ginagawa ko talaga, guys,
kapag may gusto kong kainin ng mga Filipino food, pumunta na lang ako sa mga kaibigan ko, doon na lang ako makikikain sa kanila. Or may mga restaurant naman dito na mga Filipino, medyo mahal nga lang, pero syempre pag may time na namimiss natin yung ating pagkain, talagang gusto mong kumain kahit mahal, di ba? So yun yung ways. Kapag nagluluto din ako ng minsan ng mga Filipino food, kunyari yung adobo, na sila inaalok, guys. Dati parang masama yung loob ko kasi ayaw nilang kumain ng niluluto ko. Pero naiintindihan ko na lang din kasi ganun nga sila. So tinanggap ko na lang din. Kaya pag nagluluto ako, hindi ko na lang din sila inaalok. Parang nagluluto na lang ako para sa sarili ko. And then kunyari, dito sa bahay, magluluto ako, dalawang beses ang magluluto. Yung pagkain ko, tapos yung pagkain ng asawa ko. Eh, nahihirapan din naman ako, guys, na dalawang beses ako magluluto. Kaya, ayan, nakasanayan ko na lang din na mag-Turkish food na lang din ako. So, yun na lang yung lagi ko niluluto, Turkish food. Nakikita nyo naman, napakadali lang naman pagkain ng Turkish. Puro mga tomato, salsa lang yan. Pero yung may mga mahihirap din lutuin, syempre hindi ko na niluluto kung gusto namin kumain sa labas na kami kumakain. Ayan guys, ang ating ganap for today. And wala na tayong ganap kasi gabi na, matutulog na kami. Diba? Nakakaya ko na yung nagbablog ako everyday. See you guys! Keep safe!